Welcome back to our channel! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe! Thank you! Oh, yung ulam namin ngayon ay scabeching lapu-lapu! Oh, no! Naku po! Napakalaki nito! Ali! Ganito, napakalaki! Ayan, nakikita nyo naman! Ayan, so kain na tayo! Kalang. Ayan, pinapakita namin, natuwa kami, kaya binidyohan, green. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Green na green. Ayan. So, nasa video na to, kung paano namin niluto dito. Yeah. So, ngayon, mag-aasin na tayo ng isda. Asin na natin. Hiniwaan ng tatlo para mas manuot yung asin niya. Yan, as you can see, inaasinan ko. Oh. So, as usual, nating gawi. habang in-enjoy na namin pagkain, in-explain namin kung paano namin siya niluto. Bakit nga ba nag-video kami? Kasi nga, para sa mga ano to eh, mga hindi marunong magluto, sundan nyo lang. Matututo kayo. Baka mas masarap pa ngayon luto nyo kaya sa akin. So, sarap ba? So ngayon, ito na. Maghihiba tayo ng sibuya, syempre. Kuha natin yung mga ingredients. Sarap. Dikman nga. Ganyan itong lapu-lapu na ito. Matitikman. Naku mga ka-GP, sabaw pa lang, yung sauce pa lang. Mamma mia. Ayan, nood lang sa video. Naghihiwa pa lang naman tayo ng sibuyas. Top. Next na hiwain natin. Siyempre. Yung nakakalasa talaga dito, yung luya. Ginger natin. Sarap? Madaming luya yung nilalagay namin. Ano? Masarap. Sarap? The best. Lasan-lasa yung ginger. Kaya yung technique ko talaga, pag nagluluto ako ng ganito, maraming luya. Sarap naman ito. Masarap. Pang sweet and sour talaga itong lapu-lapu. So ngayon, maghihiwa na tayo ng green muna. Na bell pepper. Ang laki ng bell pepper. Dami din sa palengke. Sarap naman ito. Sulit ang bili. Magkano siyang piraso niya? Ang bili ko sa isang, ano, yung isang piraso, 195. Malaki na siya. Hindi naman bagka siya sa kawali namin. Ayun. Bell pepper natin. Yung gagamitin yung bell pepper, yung green at saka yung ano, red. Para makulay pa rin yung buhay. Ang sarap sa mata eh. Ayan. Tingin pa lang. Harap. The best. Grabe. Napakasarap talaga. Ito na, hiwain natin yung red naman na bell pepper. At saka pag lapu-lapu siya talaga, malaman. No? Pag ganito kalaki, naku po, magkano kaya sa resto yan? Ay, mahal na to. Ipag sweet and sour na lapu-lapu sa mga resto, mga Chinese resto, napakamahal. Ilang daan din to, baka makamabot pa ng 1,000. Ang laki eh. So ngayon, ito bawang na. Yan, nood lang kayo at kami gutom na to. Yan, ingredients natin. Luya, yung malaking isda natin. Bell pepper na green. And bell pepper na red. Alam na. Bawang, syempre. Yan. Yung ginamit ko pala dito, yung white na asukal dahil wala kaming available na red. Yan, pepper. Black pepper. Cool. Syempre, yung suka natin. Ngayon,
pipretuhin na natin yung pagkalaki-laking isda. Hindi na kasya sa kawali namin. Ayan. Ayan, oh. Nakatabingi. Hindi kasya. Malaki na yung ano namin, yung kawali. Malaki na. Sumalaban yung isda. Yung kawali namin, ang laki na. Pero, yan, inikot-ikot na para magkasya. Pero, yun. Sige, ikot. Ikot ako. Push mo pa yun. Sarap. Kung mapapanood nyo sa mga videos namin, bihira lang kami mag-meet. Puro seafoods. Sarap. Ano na. Sana, oh. Lagpas yung buntot eh. Kasi ka naman di ka sa part na yan. Ngayon, baliktad na natin. Oh. Ayaw. Nabaliktad na po. Dahil sa pagbaliktad, baka madurog. Ayan. Sarap. Ayan. Laki. Gutom na gutom. Gutom na gutom kami ng oras na kasi. Ayan. O, pag naririnig nyo, ayan na. Luto na itong prito natin. Tingnan nyo ha kung gano'ng kalaki. Tumingin kayo, tingnan nyo kung gano'ng kalaki yan. Tun-tun-tun-tun-tun-tun. Yan, mga ka-GP. Tingnan nyo man, o. Naku po. Ang laki. Hindi na kinahin ng maliit na to. Gumamit na ng malaki. So ngayon, magigisa na tayo. Ng sauce natin. Napakadali lang lutuin ito eh. Gisa-gisa lang talaga. So yung ginamit namin na ano, mantika, yung pinagprituhan na din ng... Para may lasa na rin. Ating lapu-lapu. Pero bago lahat. Rice muna. Yan, sibuyas. Simulan natin mag-isa. Kadali lang gawin ito, pag-igisa. Pwede ito eh. Ayun. Lagi ko na yung luya. Pwede itong scabeche or sweet and sour yung tawag nila, no? Isa lang yan. Scabeche. Pero yung ano kasi dito, may tricks dito eh. Kailangan yung sa suka mo talaga, dahil pag hindi naluto yung suka, iba yung lasa. Ito ang sarap. So, maglalagay na tayo ng water. Sabaw. Yung sabaw dito, depende pa rin sa inyo kung gano'ng karami. Ayan. Pakukuloyin lang natin to. Ayan. Kunting kulo-kulo na. Yan. Bilis, di ba? Sarap. Yun. Dalatan yung pepper natin. Bell pepper. Binaligtad na po. Yun. Binaligtad na. Nay, binaligtad na po yung isda. Lutulutuin lang natin itong ano natin at maglalagay tayo ng vinegar. Lutuin lang yung bell pepper. So ngayon maglalagay na tayo ng suka. Pagkalagay nyo, wag nyo hahaluin. Kasi pag hinalo nyo yan, iba yung lasa. Kailangan maluto muna yung suka natin. Pakuloyin nyo mga 4 minutes. Ayan. So ngayon, kulong-kulo na. Ilalagay na ulit natin yung isda natin. Ayan, malapit na lang. Napakadali lang talaga, sobrang dali lang. Yung mag-an lang talaga kayo sa lasa ng sauce. Dahil pag hindi naluto yung suka, iba yung lasa niya. Ngayon, ano yun? Iyon, no? Ayipan nyo naman yun, mga GP. Lagyan nyo ito sila. Sarap. Yung sauce, lagyan lang sa ibabaw dahil hindi ko ito babalik ta rin dahil madudurog. Sarap. Mas marami ka na pala na ito sa akin, ha? Masipal. Gutom ko lang ito, eh. Ayun, no? Ako po.
Napakasarap. Wala kami ulam ngayon gabi. Pag isda talaga, nako. Wala, talo-talo na. Mm-hmm. Ayun na. Diba? Makaka ko na ngayon sa isda, ah. Dati naman eh. Hindi ka masyado sa isda. Datak yan, datak. Ayun na. Tinan niyo naman, kumukulo-kulo. Ako po. So, napakadali lang gawin, di ba? Luto na. Tinan niyo naman. Napakasarap. So, kung nagustuhan niyo yung itong escabeche or sweet and sour natin, please na. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. God bless. See you bless. In our Keep next safe. Video. Bye. Bye-bye.